Okay. Ito po yung mismong system ko. Ito po yung main form. Ito po yung main form niya. Try natin yung main form. Yan po yung main form ko. Kaso hindi po siya, hindi po gumagana yung, wala po sa akin yung RFID, nasa classmate ko po yung RFID. Kaya hindi ko po siya matry. Pero sige po, try po natin. Register po muna tayo ng accounts. Ito po yung register accounts niya. RFID example, yung kunwari yan po yung codes ng RFID, 1, 2, 3, 4, 5. Then student ID po is A, 1, 2, 3, 4, 5. First name, set, last name, ay, huwag na set, ano na lang, Juan na lang, Juan, last name, De La Cruz. De La Cruz. Address niya is San Pablo, Laguna na lang. San Pablo, Laguna. Course niya is BSIT. Email address niya ay juan@yahoo.com. @yahoo.com. Username niya is, yung decide. Decide username niya is Juan and password is Juan123. Nilagyan ko po siya ng confirm password para ma-double check kung correct yung password o hindi. Try nating walang password, walang nakalagay na empty yung confirm password text box niya. Try natin. But your password did not match. Ganyan po yung ginawa ko kasi para ma-aware yung nagre-register na tama o mali yung na magmamatch yung password o hindi yung ginawa niya. Yung try natin, 1, 1, 2, 3. Register natin. Yes. You may now log in. Okay. Then, exit na po tayo dyan. Naka-register na po tayo. Pwede nyo na pong itap yung RFID nyo dito para makalag-in na kayo. Pero sa ngayon po wala po sa akin yung RFID kaya hindi ko po siya ma-tap. Gumawa na lang po ako ng isang form na ganito, yung login as student at administrator kasi po wala nga yung RFID sa akin. Sige po, try po natin. Yung bale, ito po yung magiging main form natin ngayon, yung form 1, kasi wala nga po yung RFID. Main form, form 1. Start. Okay, yan po yung main form, parang main form natin kasi hindi po nagana yung una. Game login na si student. Ito po yung mga laman sa student. Ito po yung kay Juan. Type na po natin yung username niya, Juan. Yung Juan, saka yung 1, 2, 3 yata. Yan, 1, 1, 2, 3. Okay, nag-login. Next po is yung, dito na po yung mismong main, yung student form natin pag nakapasok na yung student. Yan po yung mga books, kunwari. Yung dictionary, English, mathematics, tapos so dito lang po, dito po yung tab na to, ito yung book search at pwede ka na rin mag-borrow. Try natin yung book ID sa search natin, halimbawa number 2, search. Ginawa ko po, diretso na siya sa text box na dito para pag-borrow. Para i-ano nyo na lang po, i-select na lang kayo ng date. Halimbawa, ito April 26, yan, 2020, Sunday. Your student ID, yung student ID mo, halimbawa, yung kanina A, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5. Tapos transaction pin natin is 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 na lang din. Tapos borrow. Are you want to borrow this book? Oh, yes. Tapos okay, successfully borrowed na siya. Tapos ito po yung database ko. Dito po siya papasok sa database ng borrowers. Ayan, yung borrowers. Ayan, may date, may ano. Tapos dito po yung pumasok ng register natin kanina. Yung register natin na si Juan. Dito po siya pumasok sa ito. Juan de la Cruz, San Pablo, Laguna, Base IT. Ayan. Tapos balik po tayo dun sa dito sa student. Tapos dito na po tayo. Dalawa lang po kasi sa student. Return at borrow. Borrow books. Return na po tayo. Yung transaction pin na ginawa po natin is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Search na lang po natin yon, then auto fill na po yun dun sa ano. Pag nahanap na match na po, papasok na po yun dun sa dito sa mga text box na to. Ito po yung hiniram natin yung kay ito yung student ID na nilagay natin, yung title, yung book ID, yung date na hiniram, yung oras, tapos transaction pin. Tapos pag na-return na po natin yan, return, are you sure you want to return this book? Yes. Then your book was successfully returned, thank you. Okay. Tapos balik po tayo sa database. Doon sa borrows, kanina po, di ba po, nung pag-borrow natin, nasa borrow siya. Ngayon po, wala na po siya sa, wala na po siya, empty na po yung borrows natin kasi naibalik na po niya yung book. Na-delete na po siya, papasok na po siya sa table na return. Yun, yan po yung na-return. Ito yung, asan yun? Ito po, ito. Yan, yung may oras din po siya. Na-delete na po siya sa borrows, pumasok na po siya sa return. Next. Okay na po, dito po yung sa student natin. Punta naman po tayo sa administrator. Administrator. Ang admin ko po dito, admin lang. Admin. Login. Okay. Then, ito po yung sa administrator. Book records. Una book records po. Then, dito po yung unang tab, books. Books. Show all books. Refresh. Yan. And then, halimbawa po ito. Halimbawa, search natin si 2. Gawa na lang tayo ng bagong books. Book ID. Pagpalagyan natin ng itong, sige, una na lang. Gawin na lang natin itong una. Halimbawa, 1. Dictionary. Search. Yan yung dictionary. Naging Juan. Yan. Pwede po natin siyang i-update. Ito yung update at delete. Tapos, gawin natin De La Cruz. Juan. Update po natin siya. Update. Bukas been successfully updated. Okay. Refresh na lang po natin. Yan, naging siyang Juan na. Tapos, delete po natin kanwari. Ano ba? 1. Search. Yan, lumabas ulit siya. Juan na. Tapos, delete naman natin. Are you sure you want to delete this account? Ay, mali pala. Kailangan books. Yes. Tapos, books is successfully deleted. Okay. Tapos, refresh. Wala na yung, ano. Tapos, kunwari, add natin. Book title. Science. Tapos, author is Albert. Add. Yes. Book was successfully added. Ayan na po. Nag